Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Marami ang mga politiko, hindi naman totoo. Marami ding mga politiko, gusto lang ay maging milyonaryo. Mga politikong dahaman sa ating gobyerno, sila ang dahilan kung bakit mayroong gulo. Pare-pareho ang estilo ng mga demonyo. Akala mo kung sino daig pa ang mga santo, gagawin nilang lahat makaupo lamang sa pwesto. Marami ang mga politiko, hindi naman totoo. Marami rin mga politiko, gusto lang ay maging milyonaryo. Magandang araw, Pilipinas. Muli nandito na naman po ang lingkod ni Epifanio Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epifanio Labrador. At syempre sa ating papatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao. Napatuloy po na nakasabay may tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre binabati din po natin maging ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nag-aabang kahit po alas 12 na tayo po ay nagbablog at nag-upload. Kahit po alas 2, makikita mo napakadami hong mga Pilipino sa abroad na talaga hong sumusubaybay sa programang ito. Maraming salamat po sa inyong lahat na way lagi po namin kayong makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong tinatalakay dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre doon po sa mga bago nating mga subscribers, maraming salamat po sa inyong pakikisa. Naway lagi po namin kayo makakasama din sa bawat araw po na tayo po ay may pinapalabas ng mga videos dito sa ating programa. At sana pakishare na rin ho sa ating mga kababayan na makapilipino o makapilipino, makabansa at tunay na Pilipino na nagmamahal dito sa ating lupang sinilangan. Maraming salamat po sa inyong lahat at maging sa ating National Vice Supreme Commander, Roldan Dumdum. Okay mga kababayan, sa araw pong ito ang pag-uusapan ho natin ito pong kaganapan na nangyari sa buong 2023. Anong kaganapan? Kaganapan na kung saan kung maaalala ho ninyo, may mga krimen ho na nangyari na hinding-hindi ho natin pwedeng makalimutan. Halimbawa na lang ho, isa na ho dyan yung nangyari ho sa buhay ng ating minamahal na kapatid, Ruel Ragay Digamo. At maliban doon, marami pa pong iba. Iisa-isahin po natin at yan po ang ating tatalakayin sa araw na ito. At kung sino ba ang dapat sisihin. March 4, 2023. Pag nabanggit po natin yung March 4, 2023, unang-una pong maiisip ng ating mga kababayang biktima ng mga panahong iyon ay yung krimeng naganap sa loob mismo ng tahanan ng mag-asawang Mayora Janice Digamo at Gobernador Ruel Ragay Digamo sa lugar ng Pamplona Negros Oriental, na kung saan po napas lang ang 8 katao kabilang na po dito si Negros Oriental Gobernador Ruel Ragay Digamo, na kung saan, kung maalala po ninyo mga minamahal kong mga kababayan, mismong sa loob ng tahanan niya pa nangyari ito. Na ayon pa nga sa ating mga kababayang taga Pamplona Negros Oriental, sobrang lapit lang nito sa kampo ng mga sundalo na halos tanaw lang. Marami po ang nagulat, mawindang, na-shock, o hindi makapaniwala sa nangyari. Na kung saan po, ayon sa mga pulis na nag-imbestiga sa pangyayaring iyon, napatay sa mga tama ng bala ng baril si Negros Oriental Gobernador Ruel Ragay Digamo matapos siyang pagbabarilin ng mga demonyong wala ng konsyensya o takot sa Diyos. Na kung saan o kalaunan
dahil sa puspusang pagtugis ng ating mga kapulisan sa mga nasabi mga demonyo, natuklasan nila na ang may kagagawan nito o utak sa pangyayaring iyon ay walang iba kundi ang magkapatid na sina Arnie Tevez at Henry Tevez, na hanggang ngayon naman ay mga laya pa rin, na kung saan itong isang kriminal na si Henry Tevez ay tatakbo pang representante ng ikatlong distrito ng Negros Oriental, na kung saan dismayado po ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga kababayan nating biktima ng magkapatid na ito. Biro po ninyo, alam naman nating lahat na si Henry Tevez ay ibinilang nakasapi ng Tevez Terrorist Group ng DOJ o ng ating gobyerno, na kung saan napatunayan po na may mga alagang mamamatay tao na handang manggulo o pumatay ng mga taong gusto nilang ipapatay, lalong-lalo na sa mga kalaban nila sa politika. Maraming nagtaka at marami ding nagulat. Sa kabila po ng lahat, pinahintulutan pa rin ng COMELEC na makatakbo si Henry Tevez o si Henry Tevez para maging congressman na ikatlong distrito ng Negros Oriental. Talaga nga naman, iba ang nagagawa ng pera at kapangyarihan, mga kababayan. Lahat kayang bayaran. O COMELEC, magkano ba ang naging usapan nyo? Milyon-milyon na naman bang napunta sa inyong sisidlan? Hindi na nakakapagtaka yan dahil matagal nyo ng estilo yan. Isa kayo na maituturing na salot sa bansang ito. Pabor kayo sa mga politikong gahaman sa pera at kapangyarihan, lalo na kung salapi ang nagiging usapan. Tama ako, hindi? Sa totoo lang po, amoy na o nag-aalingasaw na ang baho ng sistema ng bansang ito, abot hanggang sa ibang bansa. At maging sila, kitang-kita nila ang hindi maayos na sistema pagdating ho sa hustisya. Biro mo lahat na, na kay Henry Tevez na. Pero tingnan mo, malayang malaya sila at malayang malaya sila na makatakbo na parang walang nangyari. Kaya nga, ayon nga sa ating mga kababayan, lahat ng nangyayaring ito o lahat ng nangyayaring ito ay parang drama na lamang, para sabihin na lamang ng ating mga kababayan sa bansang ito na umiiral pa rin ang justice system. October 3, 2022. Alam ho ng mga kababayan natin ito, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na mga journalists, na kung saan lalong-lalo na doon sa mga kasama natin na nakakakilala po sa ating ginagalang at respetong komentarista, ang walang iba kundi si Kapersi Lapid, na isang broadcaster. Ha? Noong October 2022, October 3, si Kapersi Lapid po, isang radio journalist at radio broadcaster, ay binaril habang pauwi sa Las Piñas. Ibig sabihin ho, nakakalipas na ho ang isang taon, na kung saan dahil ho sa kanyang pagbatiko sa lahat ng mga kawalangyaang kagaguhan kademonyohan ng administrasyong o administrasyon ni Digongyo, pinapatay ho siya. Gamit ho itong sibantag na kung saan inutusan siya ni Rodrigo Roa Duterte na patahimikin itong si Percy Lapid gamit ang bilanggo, na kung saan sa bilanggo ang yan na kung saan doon kumuha ng kriminal na papatay kay Percy Lapid ay si Bantag ho, ang Director General ng Bucor. Ngayon, nang natuklasan ho kung sino ang punot dulo at sino ang nagpapatay, lumabas ho sa pag-iimbestiga o sa malalim na pag-iimbestiga ng ating mga kapulisan na talagang si Bantag nga ang nagpapatay, na kung saan si Duterte ho ang nagtalaga dyan, na kung saan si Duterte po ay tinitira sa lahat ng kanyang mga kawalangyaan, kahayupan ng ating namayapa at ginagalang na si Kapersi Lapid, na hanggang ngayon ay wala pa rin hong resulta. Na kung tutusin,
Ayon nga sa ating mga kababayan, ayon na rin sa ating mga kapulisan, maging sa NBI, walang bantag na nakalabas sa ating bansa. Na kung saan, o sa makatuwid, nandito lang ho sa ating bansa. Na hanggang ngayon naman, kahit may patong na 1.5 million, ay hindi pa rin ho nahuhuli. Kaya hindi nakatakataka kung bakit malabong mahuli si Tevez. Isamantalang si Bantag nga at si Henry Tevez na nandito lang sa Pilipinas, eh parang invisible na hindi nakikita ng ating nasa gobyerno para hulihin. Na kung tutuusin, kung pupursigihin talaga ng ating gobyerno na mahuli si Bantag, mahuhuli at mahuhuli yan. Kaya hindi nahuhuli dahil may malaking isda na nag-utos sa kanya na ipapatay si Kaper Silapid na pumuprotekta sa kanya. Isang politiko na alam naman natin na dating naging presidente na ayaw niya na binabatikos siya. Na ayaw niya na nilalahat ang kanyang mga kademonyohan. Kaya pinapatay niya ang ating namayapang ginagalang na Kaper Silapid. Ano nangyayari sa ating mga kapulisan sa NBI? Wala. Diba? Yan po ang ating batas. Yan po ang sistema ng ating batas sa bansang ito. Katulad din kay Gobernador Ragay Digamo. Wala din. Imbis na yung kriminal na pumatay sa kanila, ay tugisin, habulin, ikulong, ayun. Tatakbo pa nga ng pagka-congressman ng ikatlong distrito ng Negros Oriental. Napakasakit. Napakasakit, Kuya Eddie. February 19, 2023. Para po sa ating mga kababayang mga taga-Aparay Cagayan, napakasakit sa kanilang damdamin ang mga araw na yun na kung saan po napabalita ho na kung saan si Vice Mayor Romel Almeda na napabalitang inambush na kung saan naging dahilan ng kanyang maagang kamatayan, nangyari po ang kriming ito sa Bagabag, Nueva Vizcaya noong February 19, 2023 na kung saan 5 kataong demonyo ang magkakasabwat o magkakasama o may kagagawan nito. Na ayon pa nga sa ating mga kapulisan o sa kanilang patuloy na pag-iimbestiga, eh walang ibang pwedeng may kagagawan nito kundi si Mayor Brian De La Chan. Ay, ano ito? Magkadugtong ba ito? De La Chan o De La Chan? Chan. Na kung saan, binatikos ni Vice Mayor Romel Alameda sa kanilang katiwalian. Na kung saan din, dahil gustong makuha ng mag-ama ang kapangyarihan sa buong Aparay, kaya pinapatay nila ito o pinapatay nila si Mayor, Vice Mayor Romel Alameda. Eh ang tanong, nagkaroon na ba ng hustisya? Napanagot ba itong si Chan? Di ba parang wala hanggang ngayon? Paano mananagot? May kapangyarihan eh. May posisyon. Paano mananagot? Eh wala namang kalaban-laban yung asawa nito ni Alameda. Walang kapangyarihan. Hindi kasing yaman itong ni Chan. Eh ang alam ko sa mga Chan, di ba hindi naman Pilipino itong mga Chan? Bakit may mga ano tayo dito sa bansang ito? Dapat hindi natin binibigyan ng pahintulot na porkit ma yung tatay niya ni asawa Pilipina. Dapat to, ako nakikita ko parang may mali. Sa totoo lang. Dapat po, yung mga maging o magkakaroon ng katungkulan dito sa ating bayo, yung totoong Pilipino na dito galing. Eh mga anak ng Chino to eh. Anak ng mga kamag-anak ng China to eh. Diba? Chan, Ko, Go. Mga ano yan eh. Hindi naman mga Pilipino yung mga walang niyang yan eh. Dapat yung ilagay natin dito, yung talagang lahing Pilipino. Tingnan nyo, dahil nagpapasok tayo ng mga tao, naglagay tayo ng mga tao sa gobyerno na hindi naman mga puro Pilipino, mismo kapwa Pilipino natin ang pinapatay.
Hindi naman to Pilipino tong pelido na to, Chan. Chan-chaning kita dyan, makita mo. O, ang tanong, napanagot na ba ng gobyerno si Chan? Wala. Hanggang ngayon, wala hong hustisya. Hindi ho nakamit ng asawa ni Alameda ang hustisya na gusto nilang makamit. Na kayang-kaya naman dapat ibigay ng gobyernong ito para sa mga aping-aping mga tao na katulad nila. Katulad ni Mayora Janice Digamo. Katulad ng asawa ni Kapersi Lapid. Katulad doon ito ng asawa ni Alameda. Na hanggang ngayon, ay wala pa rin. Ganda naman sa bansang ito. Kaya minsan, kung mayayaman lang siguro at ng tao dito sa Pilipinas, nag-alisan na. Lumipat na dun sa US, dun sa kung saan may lugar na kapag mayroong krimen. Bilib ako sa ibang lugar pag may krimen. Pinagsisikapan nilang matapos ayaw nilang matambak ng matambak. Walang pinagkaiba ito dun sa isang ano, nakikita nyo yung isang electronics. Tanggap ng tanggap ng TV, tanggap ng tanggap ng kung anong gusto niyang ayusin. Nai-stuck naman. Hindi niya maayos lahat kasi doon pa nga lang sa isa, hindi pa nga niya natatapos, tumanggap na naman siya. O napunta na naman doon sa isa, binuksan na naman niya. O ito yung ano niya. Hanggang nagbukas ng appliances, walang isa man na natapos. Ganun yung sistema sa ating bansa. Binubuksan yung kaso, pinapagalaw yung imbestiga na yan, hanggang doon lang. Pero walang na-accomplish. Tama? Eh kung may na-accomplish dito sa tatlo, sana kahit isama lang sa tatlong ito, di ba? Wala. Parang hindi maganda yung technician natin. Ay nako, nakakalungkot po mga minamahal kong mga kababayan. Nakakalungkot talaga sapagkat biro mo ha. O isa, ito tatlo pala itong pinag-uusapan natin. Puro to wala pang hustisya. Ang galing, di ba? Ewan ko lang ho kung pati yung kaso ngayon na tungkol ho dito sa pagkamatay ho ng mag-live-in na kung saan pinatay ho mismo sa loob ng bus na ang Victory Liner na bus. Ewan ko lang kung mabibigyan agad to ng resulta. Kasi parang nakikita ko mga minamahal kong mga kababayan, napakahina ho ng sistema, lalong-lalo na sa kapulisan natin. Hindi ko naman sinasabi yung mga bobo, yung mga ano, kasi ginagalang naman natin ang Philippine National Police. Ang sinasabi ko po dito, yung mga tao na nanandiyan dyan sa Philippine National Police. Mga tao po yan sila. Wala pong problema sa Philippine National Police dahil ang Philippine National Police ay maganda ho ang mission vision. Maganda ho ang kanilang layunin para sa bansang ito. Ang sinasabi ko po, yung mga taong nakapasok dyan sa Philippine National Police o sa mga ahensya na meron tayo dito sa ating bansa, na kung saan ang iba sa kanila, pag hindi mo nilagyan ng panggasolina, hindi gagana. Pag hindi mo inabutan ng pangkain, hindi gagana. Para silang mga sasakyan na kapag hindi na bigyan ng magandang pampamasahe o pamasahe, hindi tatakbo ng matulin. Anak ng teteng naman, oh. Talong-talo tayo ng mga kapulisan doon sa ibang bansa o mga ahensya na mayroon sa ibang bansa. Kung nakuntutuusin, high-tech na mga kagamitan natin, mga kagamitan na mayroon tayo dito ay mayroon din sa ibang bansa. Ang problema lang dito sa ating bansa, kahit kompleto tayo ng kagamitan, minsan nakukontrol yan ng mga mayroong kapangyarihan sa ating bansa o mapaperang tao. Eh hindi nakakakilos yung mga tao na nandiyan dyan sa iba't ibang ahensya o nandiyan dyan sa ating mga ahensya dito sa ating bansa. Nakakalungkot. Malapit ko nang sabihin na inutil talaga. Sobrang inutil. Mga walang kwenta. Buti pa, mas magaling pa mag-imbestiga yung ano eh. Yung hindi nag-aral ng criminology. Mas magaling pa mag-imbestiga yung hindi nagsiseminar ng mga bagay-bagay patungkol sa krimen. Mas magaling pa nga yata yung mga ano eh, spatter lang eh.
Mas magaling pa yata yung mga informer. Nabibigyan nila na, alam nila kung saan. Anak na, wala sanay kasi itong mga nasa ahensya natin, kagaya ng pulis. Umaasa lang yung mga yan doon sa mga ano nila, informer nila. Hindi talaga sila. Nandun lang niya sa opisina, naghihintay lang. Oh. E pag maliit lang yung binigay nila sa informer nila, wala din, hindi rin kikilos. Oo. Oh. E di tenga. Ganun ang sistema. Ganun ang sistema dito sa ating bansa. Sana mabago ho yan ang ating Pangulo. Hindi naman ho natin sinisisi sa ating Pangulo na bakit hanggang ngayon hindi pa nabibigyan ng solusyon niya. Hindi naman siya ang pulis eh. Hindi naman niya trabaho yun. Ang trabaho niya, mandoan. So sana ho, mapwersa ho ng ating Pangulo na sa bago pumasok ang susunod na taon, mahuli na ho si Arnie Tebes. Mapanagot na ho yung pumatay kay Kapersi Lapid na si Bantag pati itong si Digongyo. Mapanagot na ho yung pumatay ho dito kay Alameda na itong si ano, Chan. Anak ng teteng. Oh, sana idamay yun na rin pati itong ano at yung iba pang mga krimen na naganap dito sa ating bansa. Nang sa ganun naman, hindi tayo mukhang katawa-tawa sa ibang mga bansa na kung sa grabe. Kahit nga simpleng ano eh. Kaso, parang hirap na hirap yung ating mga kapulisan na isolve yung ganung kaso. Ba yan? Nakaka... O, kagaya na din yung nangyari doon sa Palawan. O, sino ba yan yung nawala? Na sinabi, nakita doon, yung kalaunan pala, patay na. Diba? Maraming kaso ho na nakabinbin hanggang ngayon. Hindi natin maintindihan. Doble na nga yung sinisweldo ng ating mga kapulisan o ating mga otoridad. Bakit ganun, di ba? Parang sayang, parang hindi sila bagay sa ganung sweldo. Ano kaya, balik natin sa 10,000 yung sweldo ng mga kapulisan. Baka sakaling tumino. Tsaka na lang ibalik pagka nasolve na nila lahat ng kaso. Wala eh, nagbabayad. Alam mo po ba magkano sweldo ng isang pulis? Ang laki na ho, na kung tutusin, kaya na hong bumili ng ano, bahay at lupa sa loob ng isang taon. Pero walang nangyayari. Puro forma. Makikita mo yung mga pulis, punta ka doon sa highway, pag may mga pulis na nag-aabang, tutok na tutok sa cellphone. Kaya pag may krimen na nangyayari, ayun, kailangan mo nang i-off ang cellphone, ilagay sa bulsa ang cellphone, bago dumampot ng armas at tumakbo. Pagkatapos nung wala na, nakatakas na yung suspect. Yan ang sistema ng ating bansa, sa totoo lang. Ewan ko ba, dapat nga ho yung mga pulis na yan, hindi yan binibigyan ng pagkakataon na humawak ng cellphone kapag nasa duty. Tingnan nyo yung nangyari. Doon sa napanood natin, napapanood ko dyan sa Facebook, yung ibang pulis, napapatay dahil sa kakatutok sa cellphone. Ha? Nauunahan ng kalaban. Dapat to, tanggalin yung gano'n na kailangan pag naka-duty, bawal ho talaga cellphone. Radyo lang. Kasi yung radyo na yan, yung ginagamit talaga, yan ang ano nila sa ano eh, trabaho nila eh. Eh nangyayari kasi, yung pulis, kausap yung nakasama niya noong nakaraang gabi doon sa isang club. Hi Han, mamayang gabi ha, pag out ko dito ha, kita tayo. Tapos text na naman doon, chat na naman doon sa isang babae pa niya. Reserva eh. Maraming reserba yung mga pulis na yan. Hindi lang 3, hindi lang 4, hindi lang 5. Oh, tapos magte-text yung asawa. Magchat-chat sila ng asawa niya talaga. Yung original ah. Oh, mag-aaway yan. Nakapokus na yung kanyang intensyon, nakapokus na yung kanyang isipan doon sa away nila ng asawa niya dahil nalalaman nga ng asawa niya na babaero siya. Na wala na siyang nire-remit kasi nauubos na lang doon sa mga kirida niya. Diba? O tapos biglang may nagkaroon ng ano, ng gulo, krimen. O. Natulala siya, nasyak siya. O hindi niya alam yung kriminal, tumapat na sa kanya, tinututukan na siya. Wala na siyang magawa eh, kasi imbis na tumutok siya sa trabaho niya, sa paligid, kung anong nangyayari, na-focus yung sarili niya doon sa awayan ng asawa niya at saka sa kanya. O di tepok siya, doon na nagtapos ang buhay niya. Diba? Kaya ho, dyan sa gobyerno ho, maging ano naman ho tayo.
Sayang ho yung pinapasweldo namin sa bawat isang pulis na sumusobra ho ng 30,000 monthly. 40,000 plus pa nga doon sa mga ordinary lang na pulis. Biro mo ha, sa 10 buwan, 400,000 na ho yan. Ha? 400,000 sa 12, ilan na? Kaya nga sabi ko sa inyo, kaya na hong kumuha niyan. O, may pag-ibig yung mga, kaya nang kumuha ng mga yan. O, samantalang tayo, mahihirap na nagsisikap na maibigay sa kanilang sweldo nila, umaasa sa kanilang magandang tungkulin, sa magandang serbisyo, wala. Nagmimistula lang tayong taga-sweldo sa kanila na wala naman tayong napapalang maganda mula sa kanila. Tulad ng sinasabi ko, hindi po ang Philippine National Police ang tinitira ko dito, kundi yung mga taong nakapasok sa Philippine National Police o sa ibang ahensya ng ating gobyerno na nagiging pulpul o nagiging mga inutil. Tambak na trabaho nyo, ayusin nyo. Sayang lang yung mga forma nyo, puro lang kayo forma, wala naman kayong mga sinabi. Gagaling na forma. Pag pumunta doon sa kalsada, kala mo pupunta doon sa gera, naka full butter gill. Ayun pala, mag-checkpoint lang ng motor. Oh, pinipili pa, motor lang ang chini-checkpoint, pero yung mga kotse na magaganda, takot sila. Baka, pag ano eh, puro mga mayayaman, sampalin sila. Oh, isa pa yan sa problema natin. Ang paborito lang nilang kikilan, paborito lang nilang anuhan, yung mga motor. Pero yung mga kotse na gagandahang kotse, ayaw nila, lalo na pag may tatak na eagles, lalo na pag may tatak na mason, lalo na pag may tatak na kung ano ng mga tatak sa kotse. Oh, yun eh. So yan, sa problema natin, dapat wala akong pinipili. Eh, problema kasi, yung mga pulis dyan, sumama sa mga grupo-grupo, eagles, sumama sa grupo ng, ano ba to? Kung ano-ano mga ano, isa pa to. Itong mason. Ayaw nilang parahin kasi may tatak dun sa gilid, eagles. Tulad nung nag-recruit sa amin dati, mag-eagles na kayo. Kasi pag naging eagles kayo, pag nakita ng mga pulis yung tatak o logo nyo sa sasakyan nyo, para kayong invisible. Hindi kayong makikita. Kasi yung grupo na yan, matatag yan at marami na. May abogado, may congressman. Alang niya, nagtayo ka ng grupo para abusuhin. O, dapat to, alam to ng mga nasa gobyerno, ha? O, pag-aralan nyo ho yan. Dapat mas mag-focus ho kayo doon sa mga, dapat to, maglagay ng batas ng lahat ng mga kotse na naglalagay ng mga kung ano-anong logo dyan sa sasakyan nila. Tanggalin yan. Pag ayaw, sunugin. Yan ang nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng bias. Pag yung pulis, yung motor eh, may tatak na eagles, kahit maraming violation, tuloy. Diretso lang. O, pag may dumaan na motor, na ang problema lang naman, dahil yung isang salamin ay talagang nabasag, isa lang ang meron, huli, titikita na agad. Diba? O, sabihin nyo ng sisinungaling ako, sabihin nyo mali ang sinasabi ko, at titigil na ako dito sa programang ito. O, kaya mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating programa. At sana po lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw na tayo po ay mayroong tinatalakay sa programang ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po, sinasabi niyang lingkod, mabuhay ang ating inambayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming salamat po.